Good morning, everyone. Welcome to my vlog. Here na naman ang inyong maninay. Another day na naman. So ngayon, Halloween, magagawa kami ng binignet. Kasi yan ang kaya ng bulsa namin. Ayan. So mamaya, pa kami pupunta doon sa simenteryo. Kasi magluluto muna kami ng binignet para pag-uwi namin, may makain na kami agad. Ayan po si Papa. Nagkukudkod ng niyog. Ayan po yung niyog, nasa ilalim. Ayan. Oh. Diba? Ayan, tipid na tipid po yung pagkukudkod ni Papa ng niyog. Hindi na kailangan magbayad kasi may sarili kaming kaguran, kudkuran ng niyog. Ayan guys, ako'y magsisimula na ng aking pagluluto. Nagbabalat na po ako ng kamuti para pansahog ng aking binignit na gagawin ngayong umaga. So, ito na po yung nabalatan kong kamuti. Tapos, isa na lang yung hindi ko pa nabalatan. Ito lang po yung handa namin ngayong undas. Kaya, kain tayo mamaya ng binignit. So, ayan na, tapos ko ng balatan ng aking kamuti. Ngayon, ang saging na naman ang kukunin ko. Ito po, 2 kilo mahigit po itong saging na hinog binili ko kahapon. Tag 20 yung kilo. Ngayon, lagyan ko ng tubig ang aking kamuti para hugasan. Hugasan ng mabuti ang kamuti. Yan, haguri natin ng maayos para matanggal yung mga putik-putik yung kata ng kamuti dahil may kata yung kamuti. Kuha tayo ng plato, lagay natin. May kata po yung kamuti. Dumidikit yung kamay ko. Kaya hugasan natin ng maayos at hihiwain na natin ang kamuti. Yan, liit-liitin natin yung hiwa para madali po maluto yung kamuti kasi hindi masarap pag malaki yung masyado yung hiwa ng kamuti, kaya liitan natin. Ngayon pala kakain ng almusal si Mama kasi naglalaba. Inuna yung paglalaba. Yung kamuti na binili ko, 1 kilo. Bali, 1 kilo po to, take 40 yung kilo. Yung saging naman, 2 kilo yung binili ko, take 20 yung kilo. Mahal po yung bilihin ngayon kasi undas. Ganyan po yung mga negosyante. Pag may okasyon, tataasan nila yung mga, yeah, no problem. Muntik na maputol yung kamay ko. Ayan po sa mga nanay po dyan, na may mga maliliit na bata. Huwag nyo hayaan maglaro yung, ng kutsilyo yung mga bata kasi delikado po. Baka madisgrasya yung mga anak nyo. Kaya itago nyo yung mga kutsilyo nyo, mga matulis na bagay para iwas disgrasya sa mga maliliit na bata. Kasi hindi natin alam yung mga disgrasya. Mako, hindi po sanay sa media. Kaya mahiyain po sila humarap ng kamera. Mga ipinanganak na 19 forgotten, mahiyain, hindi sanay sa kamera. Pag nagkakamera ako, nagtatanong kung may kausap ba ako. O, ayan, tapos na po ang aking kamuti. Tapos na pong i-slice ang kamuti. Ayan, halo-haloit natin ng konti. Ayan, tingnan nyo, parang kulay gatas po yung tubig kasi may katas, lagyan natin ng panibagong tubig.
manok. Napakaingay nyo. Itong saging, hindi ko po ito ihahalo yung saging. Kasi yung saging malambot, madaling maluto. Yung kamuti matagal, kaya ihihiwalay ko yung saging. Tanggalan natin ng balat yung saging. Ganito lang po yung pagtanggal ng balat. Para isa lang yung basura, hindi magkalat yung basura sa saging. At kailangan, pag nagluluto kayo, nakatali talaga yung buhok. Huwag hayaang makalugay para iwas malagyan ng buhok yung pagkain na lulutuin. Kung pwede, kung may hairnet kayo, mag-hairnet kayo, lalo na pag ibibenta nyo po yung lulutuin nyo, dapat naka-hairnet talaga kayo. Naka-gloves o naka-gloves para naman malinis yung ibibenta nyo. Ayan, naghugas naman ako ng kamay ko. At saka lulutuin pa rin naman to. Maliban na lang sa mga pagkain na hindi nalulutuin pag nagbibenta kayo tulad ng mga mangga, kailangan dapat naka-gloves kayo pag nagbabalat kayo ng mangga para pag nakita kayo ng customer, malalaman nila na malinis yung benta nyo, binibenta, yung pagkain. Pero kung yung malulutuin pa, hugas lang kayo ng kamay kasi lulutuin din naman eh, mamamatay din naman yung bakterya. Ayan, tapos na po yung saging. Hugas tayo ng kamay. Matagok po yung kamay ko ng kamuti. Ayan oh. Naghugas na ako. Hugasan natin ulit yung kutselyo. So, hatiin natin. Tapos, hiwain. Malinis po yung saging. Pwede rin naman hugasan. Nasa inyo po. Kasi para sa akin eh, hindi naman malinis. Oh, hindi naman madumi yung saging. Wala namang putik. So, hindi na kailangan hugasan. Since naghugas naman ako ng kamay ko, hugasan ko ulit yung kutsilyo, kaya malinis na po yung saging. Mamaya, mamamatay din tong bakterya. Kung may bakterya man. Ako iinom muna ng aking tubig kasi nag-water therapy po ako ngayon. May UTI po ako. Pangalawang liter ko na to ng tubig. Mula kaninang madaling araw hanggang ngayon, 2 litro na ng tubig yung naubos kong inumin. Kaya kayo dyan, kung mahilig kayo sa maalat, soda, mga soft drinks, mga ano, maasim, kailangan uminom kayo ng maraming tubig para hindi kayo magka-UTI o magka-kidney problem. Ayan, tapos na po. Tapos na ako mag-slice ng saging. Ngayon naman, ako'y maghuhugas ng kaldero. Ayan po, may sagu po ako pansahog, konti lang. Kasi yung mga bata, ito yun, hilig po ng mga bata yung sagu. Pipiliin nila to mamaya. Ayan, takpan natin. Takpan natin kasi may langaw. Ayan. So, lulutuin ko na po yung sagu kasi yung sagu matagal na luluto to. Kaya, uunahin ko yung sagu bago tong isusunod ko yung kamuti, bigas, mamaya. 1 hour later. Ayan, lagyan ko ng tubig yung kasirula. Dito ko lulutuin yung sagu. Yung maliliit na sagu yung pinili ko kasi yung malalaki, mas lalong matagal yung naluluto. Kaya ayan. Ano muna natin siya ng kunti. Babad muna natin siya ng kunti. Saka natin isa lang sa apoy. Dagdagan natin ng tubig.
ngayon, ito muna. Isa lang natin. Tapos may isang ano dito, lutuan. So dito ko na lang itabi. Lagyan natin ng tubig. Kunti lang muna yung ilalagay ko na tubig para pangluto ng kamuti at bigas. So tatlong tapong muna yung ilalagay ko na tubig. Pangluto na kamuti. Tatlong beses ko hinugasan yung kamuti. Lagay natin dito. Tapos, kuha tayo ng bigas. Ito po, tatlong baso ng bigas yung isasahog ko dun sa binignit. So, ihalo ko na yung bigas. Hinugasan ko po yung bigas. Naisalan ko na po yung bigas at kamuti. Ayan po. Takpan natin para madali maluto. Ayan po. Naisalan ko na yung sago. Ayan po yung sago, kunti lang. Sapat na yan. Pang-aliw ng mga bata. Takpan natin ang sago. Ayan, isahog natin. Kumukulo na po siya. Kurawin ang... Ayan, kasi yung bigas, medyo nag-ano po siya. Kumapit po siya sa kaldero. So, ayan. Tatlong baso na bigas at 2 kilo na 1 kilo ng kamuti. A few moments later. Ayan, paluto na po yung bigas. Ayan. Sa tingin ko luto na yung bigas. At saka yung kamuti. So, ihahalo ko na ngayon yung saging. Ihahalo ko na po yung saging. Takpan natin. Ngayon naman po, yung niyog naman, yung ayan. Kukunan ko na po siya ng coconut milk. Kunan natin siya ng yung pinaka fresh niya na 2 beses po natin tanggalan ng una ng coconut milk yung niyog. Yung pinakaunang katas ng niyog, yan po yung huli natin ilalagay. Pag malapit na po maluto yung binignit, yung niluto ko, saka na natin ihalo yung huling katas ng unang katas ng niyog. Ngayon, sasala ko na yung katas ng niyog. Ito po yung unang katas ng niyog na ginawa ko kanina. Ayan, gaya natin sa picture. Kasi tatanggalan naman natin ang katas yung pangalawa. Pan natin. At ang katas po ng niyog, isa din po na nagpapasarap ng binignit. So, ilipat natin kasi masyadong maliit yung nilagyan ko. Ngayon naman, ihalo ko na yung sago. Kunti lang yung sago. Haluin natin. At ihalo na natin yung pinakaunang katas ng niyog. So, yung kulang na lang is yung asukal na lang. Ayan. Tingnan natin. Ayan po. Yan po, luto na yan. O, diba? Ngayon naman, lagay ko na yung kalahating kilo ng asukal. Hindi ko alam kung kasya na to. Pero parang kukulangin yata. Wala na, dagdagan na lang mamaya kung sino yung kakain. Haluin lang. Haluin ang haluin para ma-mix yung sugar na nilagay ko. Ayan. Ikot, ikot, ikot. Ayan po. Kunti na lang. Ito ay matatapos na. Takpan natin ulit.
Ngayon naman, lilinisin natin yung lamesa. Punasan natin para hindi magkalanggam. Kasi ang daming langgam ngayon. Napakaraming langgam. Kunting asukal lang na malagay sa ano, or kape, nilalanggam agad yung table. Ngayon, tapos na yung pagpupunas ko ng lamesa. Dito naman ako sa hugasin kasi tambak na yung hugasin. Maghuhugas ako ng plato. Unahin natin yung mga baso. Asan na yung mga baso dito? Tawa natin. Para matanggal yung mga dumi. Ayan. Asan natin isunod itong mga kutsara. Plato. Ayan po, tanggalan natin ang mga kanin. Ito na po, tapos na po ako nagluto ng binignit. Yummy na po yung binignit. Ayan po. Tamang-tama lang yung asukal niya. Pero para sa iba siguro kulang ng konti. Para sa akin tama-tama lang. Kaya magdi-distribute na ako ng binignit sa aming kapitbahay, sa mga kapatid ko. Bibigyan ko na po sila ng binignit. So ngayon, tapos na po ako magluto ng binignit. Ako'y mamimigay na sa aking kapitbahay, sa mga kapatid ko, ante, para sharing naman ng pagkain namin. Yung kasirolang maliit yung lalagyan ko. So gagamit ako ng tasa. Kasi kunti lang yung ito ay ito. Ito yung gagamitin ko. Ito na po. So, pagbigay ko to kay Lilin Vlog. Ito naman para sa kapatid ko na si Jongjong. Ito na! Ipamimigay ko na po kay Lilin Vlog at saka kay Kuya Jongjong. Mamaya na naman yung iba. Sige. Okay, bibigay ko na po kay Lilin Vlog itong dala ko na binignit. Ayan. Samahan niyo po ako maghatid ng binignit doon kina Lilin Vlog. Ayan. Nandito na kami sa bahay ni Lilin Vlog. Si Isay lang pala nandito. Bigay ko na lang kay Isay. Binignit. Ayan, tapos na. Naibigay ko na ang binignit. Pinsan ko na si Libet. Ihatid niya doon. Sige na. Hey guys! Si G-Lord kasi walang tao. Umalis yata. Ayan, so wala po yung pinsan ko. Ibibigay na lang namin kay Auntie Aweng. Ngayon ako'y magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat sa mga suporta at lalo na kay Maya Maya, kay Lilin Vlog at Mercy Vlog, sa mga viewers niya na nag-view ng video ko. Thank you so much and don't forget to subscribe my channel, like and share. Bye-bye!